Kumusta mga kabasketball? Ngayon ay pag-uusapan natin itong si Fran Luiyo. Bago niya nakuha ang championship at ang finals MVP award. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na to, ay huwag niyong kalimutang mag-iwan ng like, subscribe para updated kayo palagi sa mga bagong video ko. James thinking caution. Bago natin simulan ay pa-shoutout muna kila Nahifa Mindalano, Ryan Karandang, Victor Gumawid at kay Leonardo Vicente. Salamat mga repa sa walang sawang pagsubaybay sa channel na to. Fran Luiyo, a product of Chiang Kai-shek, MVP sa palarong pambansa, Batang Gilas under 18 player, Trail Thailand player, at dating player ng UE, ngayon ay nasa Letran na. Most improved player this NCAA season 95 at future PBA player. Ang dating binubully nga noon na si Franyo, ngayon ay champion na at finals MVP pa. Naging isa nga sa laman ng social media itong si Franyo noong nag-post nga ang isang netizen na naglalaman ng pambubully dito kay Franyo. At nakatanggap nga ito ng masasakit na salita galing sa mga tao. Nakalagay nga sa caption sa post na yon noong 2015 ay kung saan nga daw napulot ng UE itong si Franyo. At dumagdag pa nga ang mga nagko-komento doon na namamasada lang daw yan at nag-break lang. At binansagan nga din siya ng ibang mga netizen itong si Franyo na kantoboy nga daw ito. Masakit nga yon para sa isang tao o sa isang manlalaro na nagsusumikap ka nga para maabot ang iyong pinapangarap, pero sa buhay talaga ay hindi mawawala ang mga taong pilit kang idinadown. Sa kabila ng lahat ay hindi naging hadlang yon para dito kay Franyo upang ipagpatuloy ang kanyang hilig sa paglalaro ng basketball, at sa huli ay matagumpay nga niyang naabot ang kanyang hinahangad na kampyonato dito sa koponan ng Letran Knights at tinanghal nga siyang finals MVP. Aminado nga daw itong si Franyo na nasaktan nga daw siya sa mga natanggap na salita noon sa mga netizen. Pero imbis na maging hadlang ay naging motivation niya nga daw ang post na yon para maabot ang kanyang mga pinapangarap. Naging emotional nga itong si Franyo matapos nilang makuha ang NCAA Season 95 Championship. At gusto niya nga daw i-prove sa nag-post na yon na baliwala nga daw ang itsura sa paglalaro ng basketball. At nagpapasalamat nga siya kay Coach Bonnie na binigyan nga siya ng tsansa at sinuklian niya din ang tiwalang binigay sa kanya ng kanyang mga coaches. At sa pagkakataong din yon ay na-meet ni Franyo ang kanyang iniidolo sa PBA na si Chris Ross. Yun lamang sa ngayon mga kabasketball. Kung may komento kayo about sa video na to, comment nyo na lang sa baba at ating pag-usapan yan. At bago nyo lisanin ang video na to, ay huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, subscribe para updated kayo palagi sa mga bagong video ko. Salamat sa panonood!